Hi guys, I'm Roy. Sa video nito, tuturuan ko kayong paano gumamit ng drill. So, let's start! First po, pag-uusapan natin, syempre yung paggamit nila. Gagamitin po natin isang corded. Yung model po natin doon sa ating corded is yung GSB 13RE. Then yung next naman po ay yung cordless, which is the 18V-50. Ito na po yung ating brushless po na drill. So, unang-una, paano po ba natin ikakabit yung ating mga drill bits? Dito po sa ating drill bits, ang una pong gagawin natin, kailangan po, hindi po natin siya lubog na lubog. Kasi dito po sa ating drill bit, meron po siya dun sa ilalim na Allen screw. Dun po sa Allen screw na yun, ayun po kasi yung part na tinatanggal natin kapag magpapalit po tayo ng chuck. Ayun po kasi yung laging nasisira. So, kapag po yun ikinabit natin, idinikit natin yung ating screw bit, more or less po, mabilis pong masisira yung ating drill or yung connection ng drill dun sa chuck. So, ano po yung gagawin natin? Ang gagawin po natin first, ipasok po natin ang todo, yung drill bit natin, then tsaka po natin iaangat ng mga 1/8 inch. Kasi kailangan lang po talaga, tatlong prongs dun sa ating drill, yun lang po yung hahawak dun sa ating drill bit. Dito po tayo again sa ating corded. Paano po ba natin to hinihigpitan? Dito po sa ating corded, meron po siyang tatlong butas. So, dito po natin ipapasok yung ating key. Ito po yung drill bit key na tinatawag. Tapos, pag po hihigpitan natin siya, per butas po, ito dapat ha, hindi po yung isa dito hanggang mahigpitan natin siya. So, yung mangyari po, isa dito, tapos ikot po natin, tapos isa, tapos ikot po, yan. Hanggang maging masigip na po siya sa lahat. Kapag po kasi hindi natin siya ginanon, ang mangyayari po sa kanya, yung bit po or yung pressure ng ating bits ay magkakaiba. Mas mabilis pong mababali yung ating mga drill bits. So again po, ikot-ikot per butas. So next naman po, kailangan po dito alamin natin kung ano yung mga materials na bubutasin natin. Dito po kasi sa ating corded, meron pong dalawang function. Yung first function po niya, yung drilling function. Ito po yung ginagamit kapag po yung ating mga materials ay kahoy or bakal. So, iset po natin siya dito sa drilling. Pangalawa naman po, kapag po yung ating bubutasan ay cemento or masonry, dito po natin siya iseset sa may kabila, yung sa may hammer function. Dito po sa ating mga bits, ano, iba-iba rin po silang klase. Meron pong pangkahoy, meron pong pangbakal, at saka meron din po tayo pang masonry. Which is, andito na po sa link yung ating drill bits na video. Sama po, dito tayo sa ating cordless. Ito po sa cordless, madali lang. Ito po yung keyless chuck. So, lalagay lang po natin yung ating drill bit. Yan, again, ibababa po natin ng todo. Angat natin ng mga 1/8 inch. Then, tsaka po natin siya sisikipan. Marami pong nagtatanong kung gano'ng kasikip yung dito. Kasi kapag po naririnig nila na tumutunog na po yung chuck, akala nila nasisira na. Hindi po siya ganon. Kailangan po talaga natin itong higpitan. Kailangan po natin siyang patunogin. Hand tighten lang po ha, hindi po natin siya kailangan itodo na para sisirain po natin yung ating mga drills. So once po natin siya na mahigpitan, ibabalik po natin siya ng isang click, pabalik, ayun po yung magiging lock niya. Yan, pag po nag-click na siya ng isa, so maglalock na po yung ating drill bit dito sa ating keyless chuck. So dito po, ang kadalasan din pong nakikita namin ano, ito po yung forward niya, tsaka reverse, lagi po yung pinipindot. Halimbawa po, nabutas nyo na, tapos tatanggalin nyo po yung bit, i-reverse nyo po siya. Hindi po siya ganun. I-reverse lang po natin yung ating drills kapag po naiipit na yung bit natin. Kapag po hindi siya naiipit, naka-forward lang po siya, then tsaka nyo po hihilahin patras. Ayaw po natin na lagi po itong pinipindot or pinaglalaroan kasi masisira po itong knob na ito. So, next po, paano po ba talaga yung paggamit nito nang hindi tayo mababalian ng mga drill bits? Dito po sa paghawak natin ng drills, ayaw po natin na yung shoulders po natin, yung ginagamit natin para pumersa. Kadalasan po nakikita namin, nakaganito pag nagdi-drill. Ayaw po natin ng ganyan. Ang gusto po natin, yung drill bit po natin, nasa gitna, nakaganito. Tinutulak natin, then nakadikit po siya sa medyo chest part. Kung nandirito, mag-lean forward lang po tayo, or kapag po yung drills natin pababa, mag-lean down lang po tayo. Para hindi rin po tayo napupwersa, pati yung bits hindi po napupwersa, at saka po yung mga drill bits natin, medyo straight po yung ating pagdi-drills. Reminder po, ano, kapag po gagamit tayo ng drills, gusto po natin dalawang kamay yung nakahawak dun sa ating drill. Ayaw po natin ng isang kamay lang kasi hindi po siya masyadong stable. Ayaw po natin pag magdi-drill tayo, medyo nakabaluktot. Ayun po yung isang magkukos ng breakage sa ating mga drills. Dito po sa ating corded na drill, gusto po natin lagi po tayong merong handle dito sa kabila. Ayaw po natin nung isa lang kasi yun na nga po, baka po out of balance tayo, mabali po yung bit natin. Ito po yung depth stop ng ating drill. Ito po hindi po namin ito ginagamit.
kasi hindi po ito accurate. Minsan po yung drill namin, pag tumama siya, tumata yung ganun. So, tinatanggal po namin to. So, paano po yung magiging depth stop namin? Ang ginagamit po naming depth stop ay, ito po, masking tape. Tanggalin po yung masking tape. Lagay po dito sa ating drill bit. At, meron na po kaming depth stop. Ito po mas accurate pa kesa po dito. Yan, sa built-in nila. Hindi ko naman po sinasabing wala tong silbi, ano. Pero mas accurate lang po itong gamit. Yan. So, ito po yung ating pagpapasikip or kung paano po natin isinisikipan itong drill bits natin, ano. First, dito po sa ating corded, ilagay po natin siya. Reminder lang po, ano, ito pong drill bits natin, yung chuck nila, iba-iba po ito ng size. Meron pong 13mm, 16mm. Hindi po ibig sabihin na kapag 16mm yung capacity, eh, i-maximize po natin yung 16mm. Baka po hindi kayanin. So, I suggest medyo maliit-liit po yung gamitin natin. Pag 16, mga 14, 15mm lang po yung mga max. So, ito po, ilalagay lang po natin ito. Ito po yung sagad niya. Then next, iangat lang po natin ng mga 1/8. Then, tsaka po natin siya sisikipan. So, ito na po yung tricky part. Bawat sikip, sikip, ikot, sikip, ikot, sikip, and ikot. Yan. Hanggang masikip po na masikip yung lahat. Ayaw naman po natin ito na sobrang sikip. Kasi baka po hindi natin siya matanggal. Kapag po ginamit natin ito, sisikip pa po ito. So, hand tighten lang. Okay na po yun. So, reminders po dito again, huwag niyo pong hahayaan yung bit niyo na nakakabit po dito. Kapag hindi ginagamit. Kapag po hindi ginagamit, lagi po nating tatanggalin yung bits kasi nag-stuck po yan. Pag po na-stuck yan, baka po hindi nyo na matanggal. Dadali niya service center, mapamahal pa kayo. So, ano pong gagawin natin kapag yun na-stuck po yung ating drill bit? Ang gagawin lang po natin, maliit na martilyo, itatap lang po natin ito, paikot, hanggang kumalas po ito. Hindi po ito yung itatap nyo ha, ito pong drill bit. So. So, ito pong key, dito po siya nakalagay. Huwag niyo po kung saan to nilalagay, lagi po ito nawawala. So, dito naman po tayo next sa ating cordless. Ano? Dito po sa ating cordless naman, ganun din. Pasok, angat ng konti. Then, tikip. Pag po tumutunog na, okay na. Babalik lang po natin siya ng isa para mag-lock. Yan na po yung lock niya. So again, ayaw din po natin ito nakadikit yung bit kapag po store natin. Gusto po tatanggalin natin yung ating bit para hindi po siya mag-stop. Same ang process. Pag po nag-stop, mamartilihin lang natin, tatap, then luwag. So ito po yung mga pag-iingat na pwede po natin gawin sa ating mga drills. First po, yung sinabi po natin na huwag po natin siyang over-tighten at saka huwag po natin siyang iiwan na merong drill bit sa loob. Second po, huwag po natin itong isasagad na bukang-buka or isasagad po natin siya na naka-close po yung ganito. Same po yan kapag merong drill bits. Naglalak po yan kung nakadikit sila or nakabukang-buka. So, ayaw din po natin yon. Next naman po, pagtapos po natin siyang gamitin, papaikutin po natin yung motor ng mga, sabi natin, 20 seconds, 30 seconds. The longer, the better po siya. Bakit po? Kasi meron po siyang mga dust sa loob, lalong-lalo na kapag yung bubutasan nyo po ay mga concrete. Yung dust po niya, nagpupunta sa motor. So, gusto po natin na hindi matuyo yung mga dust sa loob. So, papaikutin po natin. Kung ilalagay niyo po yung kamay niyo doon sa motor, meron po kayong makikitang hangin dito. So, yung hangin na po yun, yun po yung mag-expel ng dust doon sa ating mga drills. Next naman po, kadalasan po yung mga corded, meron po siyang mga carbon brush. So, yung carbon brush na po yun, nagkakaroon po siya ng spark dito sa makina ng ating drill. So, normal po yan, pero ang hindi po normal dito is yung sobrang parang may fireworks na po yung loob nito. So, ito po yung may brush. So, meron po itong mga spark sa loob. Pero ito pong isa, brushless. Wala po to dapat spark sa loob. Pag ito po nagkaroon ng spark, baka po masira yung ganito. Or sira na yung ganito niya. Yan. So, guys, if ever po na meron yung questions, suggestions, or any other comments regarding po sa ating video ngayon, comment niya lang po sa baba. Tatry po natin silang sagutin. So, yan lang po. Thank you.